Ops! Magandang gabi po sa inyong lahat. At nandito naman po tayo sa part 2 ng ating cooking channel. Ngayong gabi po, ang lulutuin natin ay... Ano kayang sa tingin nyo ang lulutuin ko? Yan po yung mga ingredients. Ang ingredients po natin ay... Kalabasa, sitaw. Ito yung kalabasa, sitaw. Meron tayo dito ang talong. Meron tayo dito ang ito, ang palaya. Ito po ay okra. Meron tayong sibuyas at saka bawang. At meron tayong karne. Ano po siya? Pork. Ito po bagoong. Ay, mali po pala. Balaw po siyang tawag dito. Kasi yung bagoong po, yun po yung naluto na. So, ang gagawin po natin is painitin po natin yung kawali at teka lang po, kukuha po tayo ng konti lang pong mantika or dito sa Biko, lana ang tawag namin. Yan, buhos lang po natin ng konti, ang ganyan lang po. Pasensya na po kayo sa lana namin kasi nagamit na po siya, pero isang gamitan pa lang naman, so pwede pa siya po. So ang unahin po natin ilagay sa kalan is ay kawali or kalan is itong bawang. Kamay na lang po natin. Yan. Kasi isang kamay lang po ang nagagamit ko kasi nagbibideo ako. Yan po. Malinis naman po yung kamay ko kaya don't worry. Yan. Ito na po tayo. Lutuin lang po natin hanggang sa mag-brown po siya. Huwag niyo pong antayin na maging super brown po siya kasi baka pumait po yung lasa. So, mga light brown lang po. Ganyan. Okay na po yan. Tapos, ang susunod po natin ilalagay ay yung sibulyas. Ito. Lagay po natin. Yan. Yan po. Basic po to. Pag nagluluto po kayo ng mga basic na ano gisa, ganito po yung basic. Bawang, sibulyas. Yan. Lutuin nyo lang po. Yan. Yan. Palakasin nyo po yung apoy. Yan po. Hindi naman kailangan pong katagalan. So, susun nyo po itong karne ng baboy. Yan. Yan po. Kunin natin. Yan. Ano po siya. So, lulutuin lang po natin. So, ang ganyan. Huwag nyo po muna lagyan ng tubig. Dapat maluto lang po siya ng ganyan. Mabaya na po natin siya lalagyan ng tubig. Yan. Ganyan po. Yan po. Ito po ay basic po na paggisa. Mga recipe po na ginagawa ko, ito po usually yung mga simula. May mga different variation na lang. Pwedeng iba-iba po ilagay mo. Pero sa particular na video ko po to, ang lulutuin po natin ngayon ay naulaan nyo na po ba? Sino na nakaula? Ang tamang sagot ay PAKBET. Yun, PAKBET. Yung mga tama yung sagot, kung meron mang sumagot, mag-comment kayo. Wala eh. Tinitingnan ko kasi kung anong pwede nung magustuhan kasi wala akong idea. So, ibibideo ko na lang po yung mga ginagawa ko. Ito, cooking, biking, paglalaro ng mga games. So, kung may magkagusto, hindi may maganda. Papapatuloy natin itong channel na to. Pero kahit wala mag-view, okay lang naman. Pagpapatuloy ko pa rin. Kaya naman po, diba? O, tingnan yun. Vlogging while cooking. Cooking vlog. Ayan po. Antayin lang po natin. Yan, ganyan. Arrange po ng konti. Hindi naman kailangan po lagi kang nag- ano ba tawag yun?
halo-halo, ayan. Pwede mo pagkanyain muna. Antayin mo muna. Ayan. Mainit kaya punas tayo ng pawis. Ayan. Antayin niyo po maluto. Wala naman, wala po kasi akong specific time kung ilang oras ang ganito kasi ako depende sa taste buds ko yung gusto kong lutuin. So yung mga ingredients depende rin sa gusto ko. Kung ilan, wala namang specific na kailangan mong lagyan ng ganitong measurement, ganun. Ang importante lang po sa pagluluto is alam niyo po yung pasunod-sunod. Yan po. O, medyo mahirap kasi dapat hinahawakan siya. Kasi dinidikit talaga. Ngayon, hindi po ba? Minsan kasi, kailangan yung tikman. Ganito pa ang ginagawa ko. Tinitikman ko po siya, ganito. Huwag ko na po i-video yung sarili ko. Ito na ang cooking ko nila. So, ito ang makulit pa siya. Papayaan ko ng konti. Pag kukuha ko ng tubig, lalagyan ko ng tubig. Kaso nga lang, tingnan ko kumabot ko ng tubig na nag-maintain ng ganito. Saan ang nabot ko? Wait lang po ha, wait lang. Pasensya na po, hindi organized. Ah, lalagyan ko lang po siya ng konting tubig. Konti lang po, ganyan muna. Yan, konti lang. Siguro kung depende sa tansya nyo, ang tansya ko, yung tubig na inilagay ko, siguro 1/4 cup, parang gano'n. Pakunti-kunti lang, wala pong problema gano'n. Para safe, pakunti-kunti lang. Kung kayo po ang mga beginner sa pagluluto, huwag nyo pong madaliin na lahat at gawin-gawin. Umpisa-umpisa. Ganito. Tapos, tikman mo. Pag medyo may something off, okay, adjust ka, adjust. Sa ganito pong basic, hindi ka pa naman mag-adjust dito ng panlasa mo. Kasi wala pa po talaga tong lasa. Plain na plain po siya. Malalasahan mo pa lang yung karne, yung bawang at sibulyas. Hindi ko pa po siya linalagyan ng asin kasi lalagyan ko po siya nitong balaw. Eh, usually po, ang balaw talaga, maalat po talaga siya. So, kung lalagyan ko ng asin, hindi ko matatansya kung ano, maalat ba siya o hindi. Baka maging super maalat, hindi ko na po siya ma-adjust. So, ganito po, pwede na po kayo, kung gusto niyo po, lagyan ng paminta, pampalasa po. Ito, paminta po. Ilang dikdik na lang. Yan. Okay na po tayo. So, tuloy lang, ganyan lang po. Antayin niyo po siyang mawala ulit yung tubig. Tapos maya-maya, tikman natin kung malambot na siya. Yun ang importante. Dapat yung niluluto nyo, tinitikman nyo. Kasi, kung yung luto nyo, ayaw nyo naman, paano pa kaya yung kakain ng linuto nyo? Diba? Dapat, pag nagluluto kayo, yung pag tinikman mo, ay pwede mo i-share. Kasi alam mo namang masarap talaga. Kahit hindi ka naman na magaling magluto, basta marunong kang tumikim ng mga pagkain, kaya mo rin yan magluto. Yun lang, ay yung willingness mo po na magluto. Ayan, continue lang po natin. Ayan lang. Ayan. Diba? Matagal po talaga pagluto. Pero pag na-enjoy mo ang isang bagay, lalo ganito, luto mo, wala po yung mga added preservatives. Hindi po ako naglalagay ng mga magic sarap, ng mga betsin, ng mga ginisamix. Wala po yan. Plain lang. Plain na lasa ng mga ingredients. Ang gusto ko. Kasi ang sarap po kasi na nalalasahan mo yung iba-ibang klaseng ingredients. Yung pag tinikman mo, alam mo na agad na ito yun. Eh, minsan po, sa paggamit mo ng mga pampalasa, wala. Hindi mo na matikman yung mga panlasa ng orihinal na ingredients. So, titingnan po ulit natin. Yan. Pasensya na kayo sa pagluluto ko. Maraming talaga nakapagsabi, bakit lagi kong tinitikman ang pagluluto ko? Ngumaya po ako, pasensya na po. Kasi po, kagaya ngayon, kanina wala po tong kalasa-lasa nung una kong tikim. Bland po siya.
Ngayon, medyo po, pag lagay ko ng paminta, nagkalasa agad. So, malambot na rin po siya. Hindi ko na kailangan ulit lagyan ng tubig. So, dito na po tayo. Lalagay po natin sunod is balaw. Pasensya na po. Yan. Lagyan lang natin yung balaw. Yan. Luto-lutoin natin. Smells good. Diba? Yan lang po. Pasensya pala po sa ilaw namin dito ha. Talagang hindi masyadong maliwanag. Nanonood pa ba kayo? Susunod nito, ilalagay natin yung mga gulay. Sundan nyo na lang po ako yung mga pasunod-sunod. Pero bago po yan, syempre, lalagyan natin ng tubig. Kasi hindi man po maluluto yung tubig sa mantika. At saka, ang kare-kare po is may tubig talaga po siya. So wait lang po ako, kuha ako ng tubig. Hindi naman nabibidyo kung paano kukunin, pero siguro tatawa kayo kung paano kukunin. Nawak-awak itong video cam. Ay, video. Hindi nga pala ito video cam eh, cellphone lang ito eh. Wala, nagtatry lang tayo. Pag kumana, tsaka na lang. Lagyan natin ng tubig. Ganyan. Konti-konti na pong tubig para kada pagkulo, madali po siyang kumulo. Di, pag dumagdag ka po ng konting tubig, mainit pa po. Di, madali yung pagluluto mo. Madali siyang kumulo. Yun ang purpose ng konti-konti na ng tubig. Kasi pag linagyan mo agad siya ng maraming tubig, matagal siya bago kumulo. Yan na naman. Pero same lang naman po ang maging effect. Matagal nga lang yung pagkulo. Yun lang difference. Di ko na po ipapakita sa inyo kung gaano katagal kasi matatagal yung video ko. Tsaka hindi ko na rin po pinakita yung mga preparation ko. Paano ko prepare. So, kasi tumatagal yung video ko eh. Masyadong daming cheboreche. So, dito na agad tayo sa pagluto. Kinat ko na po yung pag-preparation, pagpakita ng preparation. Ayan na po. Ganyan na. Basic lang naman po, pag-cut, mga ganun. Matagal-tagal po kasi yung pag-cut. Kaya, di ko na sinama. So, nangyari yan, basic lang naman. Maganda po, hiwalay niyo po lahat ng mga ingredients niyo. Kasi, hindi po pwede na lahat ng ingredients, ilalagay mo ng sabay-sabay. Kasi, ang ibang ingredients ay matitigas. Matagal bago maluto. Yan, di ba? Diba, nakita niyo po, kumulo agad. Di ba? Ayan. Ang gagawin ko niyan, titikman ko muna. Okay. Di ba? Tingnan niyo po. Kung hindi ko, nung maalat na siya. So, di ko na kailangan magdagdag pa ng asin. Kasi yung paggagawa yung sa balaw, talagang maalat. Ang una natin ilalagay, wait lang, lagyan ulit natin ng tubig para wala na tayong problema mamaya. Yan, tubig. Tubig. Yan, op! Okay na po yan. Mawawala din yan mamaya. Yan. Parang kakaiba yung balaw na nabili natin na. Pero, okay pa rin. Balaw na parang bagoong. Hindi siya yung puro talagang balaw na pag dinasahan mo talagang balaw. Ito kasi may lasa siyang parang matamis na siya. Parang malapit na sa bagoong. Yung parang niluto na po ba sa asukal. Pero okay pa naman siya. Yan. Tawag dyan, balaw or urabang. Ang una natin ilalagay is itong talong. Kasi ang talong, matagal siya bago maluto. So, unahin natin yung talong. Yan. Yan po. Ayan. Pasensya na po, matagal ng pagluluto ko ata kasi ganito talaga. Mahirap man gawin, masarap pa rin sa huli. Yan, di ba? Basta may kasarapan, dun tayo eh. Diba? Tagal talaga ito maluto. Oh. Actual time kasi yung napapanood nyo, hindi ko papas forward to. Kasi paano yung malalaman kung gaano katagal na ako nakaluto? Kung ipa-fast forward ko lang naman, di isipin nyo ang dali-dali magluto. Within 10 minutes, nakaluto ka na. Hindi, ganito yan. Oh. Oh.
Antay mong kumulo. Ayan, nag-antay tayo. I don't wanna wait in vain for your love. Matagal talaga to. Ate Ton. Ate Ton, tubig na po. Napaha ko. Nag-dry ang aking lalamunan. Yan. Kung andyan pa kayo, question. Ano sa tingin nyo ang susunod kong ilalagay? Yan. Bahala na kayo. Wait lang, inom lang ako. Sarap ng tubig. Grabe. Init na yun dito sa Pilipinas. Dapat laging umiinom. Yeah. Okay, continue tayong pagluluto. Yan, haluin nyo lang po. Sa maluto, usually po to, luto na po ito pag nag-brown na siya eh. Pero dahil hindi pa brown, hindi pa siya pwede. Tsaka matigas pa po. Poink, poink, poink. Yan. Basta pa nagluluto po kayo, dapat binabantay nyo yung niluluto nyo. Kasi pag iniwan nyo to, baka di nyo naman ayan, ang lakas na pala nung pagkulo, yung gulay nyo, overcook. Hindi po masaya ang overcook na gulay. Yan po, yan ata po ang mga, isa sa mga rason kung bakit ang mga bata ayaw ng gulay. Kasi minsan naman, parang, di ba, parang runot na siya. Demo na makaon na po, parang wala ka ng ipin. So, parang hindi ka na mag-i-enjoy. Mas maganda yung may nakakagat ka pa rin. Pag ganito po, tignan ko ulit siya. May hindi ako tumikim eh. Pwede niyo po siya tikman every couple of minutes kasi baka mag-iba yung lasa. Kaya yung baka masyadong maalat, dagdagan niyo lang po ng tubig. Kung masyado naman po, super talaga alat at walang magawa yung water, kasi masyado na madami yung tubig, ang gagawin mo naman po, lagyan mo po ng konting asukal para ma-neutralize po yung sobrang alat. Okay po, so yan. Nakikita nyo po, real time po tayo. Tingnan nyo po, 17 minutes na tayo. Wala, hindi po natin pwedeng madaliin ng pagluluto. Takes time and effort. Kaya nga po, bibihira na lang talaga ngayon dito sa city ang mga mahilig magluto. Kasi gusto na nila yung convenient food. Alam niyo po ba yun? Yung andali na lang. Lalabas ka na, pupunta ka ng mall. Tapos, pipili ka lang yung mga sa iba-ibang klaseng stall or restaurant. Mag-anday kayo ng ilang minutes. Poof, ayan na. Diba? Mga 18 minutes, ganito. Siguro kumakain na kayo. Ako nagluluto pa lang. Oh. Kaya yun talaga mahirap talaga sa pagluluto. Kaya siguro bibira na lang ngayon yung mga marunong or gusto talaga magluto. Kahit yung mga marunong magluto, halos ayaw na magluto. Pero pag nakasanayan nyo pong ganito, hanapanapin nyo po to kasi ito, sure kayo walang added preservative to. Diba? Hindi nyo na kailangan mag-disclaimer na parang no added preservative. Eh, usually po. Eh, ang bitsin, preservatives po yan eh, di ba? Wala man, ganito yan mo yun. Kasi malalaman nyo po, pag may preservatives ang isang pagkain, pagkatapos nyo po kumain, uminom kayo ng tubig, parang iba yung sa dila. Medyo nagmamanhid yung dila nyo. Yun, may preservatives yun. Another video? Oh, ito na naman po ang aking assistant na hindi ngayon tumulong kasi busy. Ito po siya. Yan, may... Happy birthday! Thank you! Why are you cooking? It's almost your birthday. What do you think I'm cooking? Starts with the letter P. Vegetables? It's PAKBET. You should have cooked PAKBET. PAKBET? We can make PAKBET in a salad. Are
we're gonna make a salad today. What's next to pack one? It's pack two. We're just kidding around because it's taking a long time for this. Okay, let's see. Oh my goodness, it's still hard. Oh, see? I'm gonna taste this little bit. Mm-hmm. See? I'm gonna be excused. My mom's here for work and we need to have your time seats. I'll be here later. Oh, and the next one would be the... Which one? Did you say calabaza? Then you are right. Next would be calabaza. Kasi second siyang matagal maluto. The calabaza. See? It's a bit, the water is a bit gone, so let's put in. Hi, Abu. Yes? Okay, I'll be here in a minute. Okay. Put in a little bit more water. Why do you have mangoes in there? That's not mango, that's calabaza. No. The squash? Squash. Yeah? PAKBET. PAKBET. Boom, almost. Boom, boom, PAKBET. Probably about 10 minutes. Stay tuned. Hey! That's my silly silly niece. But I treat her like my own daughter. That's why she's spoiled. Spoiled by me. But not spoiled the bad way, in a good way. Subscribe! Oh, see? It's taking so long! Oh my goodness. So let's just leave it there to make it boil. Press it under. Probably you can already put in the next ingredients is this one. Okay? Sitaw. The sitaw. Pag may masakit kang tuhod, huwag kang kakain ng sitaw. Ha? Ang rin. Iba wala mga beans. No beans pag masakit ang mga tuhod, kasu-kasuan. Bitter grapes. Yeah. Okay. Almost there. Sitaw, ang palaya. Ang palaya? Wala man na, ba ko mag-beans ang ampalaya? Mga beans, ano ka niyo? Beans. Bagyo beans. Sitsaro. Perioles. Ang beans kasi, yung may, ano ka niyo ba, may